Good evening, everyone. Welcome to Pepe Talks. And I'm here with Pepe Talks. Pepe Talks, pwede na. Di ba? Dahil gusto ko malaman, kamusta ka? Wala akong kodi ko. Aking mahal. Kamusta ka, aking mahal? Masaya. Masaya ako ngayon kasi na-miss kong mag-promote ng pelikula. Nakaka-miss pala. Oh. Ikaw kasi sunod-sunod ang ginagawa mo eh. Ako kasi nagka-break ng parang halos isang taon. Nakaka-miss gusto yung... Gusto ko rin yung break. Gusto ko yung ginagawa mo. Alam mo, try mo rin. Minsan masaya rin. Sige. Pero, nakaka-miss din yung maglako ng pelikula, yung mga ganito. Nakaka-miss din. Parang naalala mo, shucks, ito yung buhay ko dati. Shucks, may mga ganun. Shucks, dati ganito lagi ako. Parang normal sa akin to. Ngayon, parang napaka-special niya na, wow, bihira ako na siyang gawin. Dati kasi, di ba, like, ikaw, pag nag-promote ka, ratatatatatatat. Tapos, pag nagkaroon ka ng pause, break, like nag-concentrate ka sa personal life mo kasi nag-focus ako sa personal life ko. Parang tas ngayon bumabalik ka sa trabaho, parang shocks. Special. Ito yung dati. So excited ka. Ikaw ba? Ano? Ano? Anong? Same feeling ba? Oo. Nagpa-promote. Ako naman, honestly, masaya ako ngayon kasi matagal naman kitang hindi nakakwentuhan ng ganito. Kasi kung may camera, wala, parehas lang naman eh. Oo, no? Parang tagal eh. 2020 tayo huling nagkasama. Tapos pagtas hindi na. Parang halos 2 years. Yes, oo. Kayo nagkita tayo sa set. Oo. Nung Tony Talks. Diba? Parang bumalik yung 2020. Ni-remind ka nung 2020. Kwentuhan na pumunta sa kung saan-saan eh. Nasunod na ba yung structure? Hindi. Wala namang structure pag ikaw eh. Kasi parang free-flowing. Diba? Kung saan kahit man mapatpan. Paman. Ano daw ang naramdaman mo nung nalaman mo ako yung makakatrabaho mo? Sakto lang. Okay. Saks lang. Parang, ha? Naman. Naman yan. Hindi, may tanong sa isip ko na, totoo? O, ako pinili? Okay, let's do it. Parang, syempre, hindi ko maiwasang maiisip na it's a bit unconventional. Diba? Syempre, yung mga nakatrabaho mo before me, matatagal na talaga sa industriya, poste na sa industriya. Eh, medyo, I can say, 4 years ago, I am still relatively not so old in the industry. Mm-hmm. Yun. Tapos, syempre, may kaba, may pressure. Kailangan ko ma-neutralize yun. Kasi kailangan hindi siya makita sa eksena eh, na naiilang ako. Kaya kita tinext na, Tin, saan ka? Pwede ba kitang puntahan? Kwentuhan tayo nung bago mag-first shooting. Yun. After nung first kwentuhan na yun, na pinaiyak mo na ako kagad, comfortable na ako. Sa hotel nyo, yung kumain tayo ng breakfast together. Yung nabanggit mo sa akin yung Daniel's fasting, yung mga mantra to start the day, to ground yourself. Hindi nung brownout? Hindi pa. Mga ilang days na tayo nagsishoot noon eh. Kasi nag-brownout doon sa hotel namin. Oh, yun yung mga... Ang ingay nito sa hallway. Oy, sinong gising? Sabi ko, takot siguro to sa dilim. Alam, takot. Hindi na tumabas sa kwarto niya. Ay, naghahanap ng charger. Oy, sabi ko, ay, may takot. May takot sa brownout. Sino nga na dyan? May charger. Sabi ko, hoy, ba't gising ka pa? Tsaka hindi ako pwedeng matulog kasi nga nabagok yung ulo ko sa lababo. Di ba? Sabi nila, So, teka, ito naman ah. Dami na mangyayari na bagok pa. Oo nga eh. Parang... Eh, ewan ko ba, may nalaglag ako, inabot ko, dito mamay yung ulo ko ganun. Hindi ko natansya eh. Oo, parang tanga. Yeah, parang tanga nga. What makes my sassy girl special for you? Yun, alam mo si Alex, napapagod na dito sa sagot ko to kasi... Tuwing tatanungin daw ako, lagi ito yung sagot ko. Hindi pa kami napapagod. Okay, so, kung bago mo palang marinig to, sabi ni Catherine, ano ba yan? Lady Gaga mo ba yan? Na, it doesn't matter, nobody says na if there's only one person. Sabi, lahat na lang nanging, ano mo, sagot mo, ganyan. Sabi ko, yun talaga yung totoo eh. Special lang sassy girl sa akin kasi siya yung nagpatunay na pag may mga pangarap ka na binitawan mo na, hindi pala yun binibitawan ng Diyos para sa'yo. Ito yung sassy girl for me. Okay. Di mo na in-expect to eh. Let go mo na to eh. Kasi nasa ibang season ka na ng buhay mo eh. Inisip mo ito na yung mga bagay na baka hindi mo na deserve na ng iba. Tapos inisip mo, marami nang pwedeng gumanap for this. Tapos biglang makakakuha ka ng tawag, tapos sasabihin sa'yo na,
ikaw yung Philippine adaptation ng isang bagay na ang tagal mo nang ni-let go, tapos feeling mo na in your heart, hindi na yun para sa'yo. Ito yun yung Sassy Girl. Kasi parang out of nowhere, ano yun, testament yun na kapag yung isang bagay ibibigay sa'yo, kahit gaano katagal, kahit anon pa ang nangyari na sa season ng buhay mo, pag para sa'yo, ibibigay pa rin sa'yo. Hindi mo kailangan ipagmakaawa, ipaglaban, habulin. Yung parang, alam mo yun, yung kung dati yan, nung bata ka, oh, yung pinagdadasal mo, hope na hope ka. Pero pag nilet go mo na, tsaka ibibigay sa'yo. Yun yung, kaya special ang Sassy Girl. Kasi para siyang answered prayer. It's an answered prayer. Ganda. Naalala ko yung nabasa kong quote dati sa Instagram. When you desire nothing, you attract everything. Totoo yun. Sa unang basa pa, ha? Pero pag pinag-isipan mo, oh. Huwag mo nang i-desire. Huwag na tayo mag-desire. Ayoko yumaman ng sobra. Ayoko yan. Ayaw natin maging bilyonaryo. Let go ko na yan. Tapos tsaka siya. Kasi nagiging bukas ka na sa possibilities. Oh, hindi sa material things, ha. Desires in your heart. Joke lang yan, baka mo sabihin nila. Pero kung hindi naman, kung ano, okay rin. May wisdom yan, ha. Alin? Pag sinabi nilang, pag nakafocus ka sa pag-fulfill ng soul purpose mo or being the best version of yourself, kusang lalapit sa yung material things na kailangan mo for that. Anong scene ang favorite mo at pinaka nahirapan ka? Oh, so dalawa yun. Pwedeng dalawa yun, ano? Anong pinaka-favorite mo? Unang pumasok sa isip ko yung montaya. Yung sa trend. Ay, yung sinasampal mo. Uy, first 2 days natin yun. Yes, oo. Oh, naranasan kong umihi sa supot na may mga dyaryo. Natawa si Ang hiling mo kasing umihi! Palaihi kasi siya. Oh, kasi palainom din ako. Oo, palaihi siyang tao. Every time umihi ako, inom ako. So, ganun lang siya. Oo. Sobrang healthy ng katawan niya. Hydrate daw, sabi ni Doc. Tapos yung pinakamahirap, isa lang, yung breakdown scene nang lumayas na sa buhay ko yung character mo. Ay, sa trend? Sa trend. Sipin mo, hindi ako maano eh. Hindi ako katulad ni Tony Gonzaga na, oh, actor's cue, sige po, I'll try. Tapos, 1, 2, 3, okay na po. Tapos, may mga gulgul na, ako, kailangan ko paghandaan yan. Kailangan ko magsulat, kailangan ko kausapin yung director. Tapos, yung iya ko, hindi hagulgul. Yung mangilid, yung nanginginig, tapos konting luha lang. Hindi naman makagulgul ang lalaki. Eh, ang gusto ni Direk Fifth, breakdown. Naalala ko nga, yung Sassy Girl ba na original, nag-breakdown yung guy. Niisip ko tuloy. Parang, wala akong maalala. Kasi hindi naman sila, hindi sila ganun ka... Showy. Showy, or compared sa atin yung mas emotional siguro ang mga tayo. Mm-hmm. Mas madrama. Expressive. Oo. Gets ko naman yung point ni Direct Fifth. Tapos, sakto naman dun sa narration. Yun nga lang, di ko malabas ng ganun katindi. Ah, doon ka nahirapan. Oo, tapos may time limit pa sa MRT. Siyempre, maya-maya, darating ng mga pasayero. Di mo naman pwede pigilan yun. Oo, kasi magsusot tayo alas 12 hanggang alas 5. Madaling araw na yung breakdown scene. Mag-umaga na. Tapos, di ko makakalimutan kasi doon ko na-appreciate yung AD natin. Nun. Ano pangalan ng AD natin? Pechay. Pechay, sorry. Dahil sorry. Pepe ka, kala mo Pechay. sorry. Direct Pechay, sorry. Pero ang siya yung nagpalabas sa akin. Kasi nandun na sana eh. Parang I felt defeated kasi ilang takes, hindi ko mabigay yung level of crying na gusto ni Direct Fifth. Nakita ko, narinig ko, sinabi niya, sige, pa-physicalize mo na lang. Panginig mo na lang. I felt so down kasi it felt like I let you down. Yung buong team. Tapos, si Betch, si Direk, lumapit sa akin, Pepe, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Idol kita eh. Tapos, yun na, nag-sorry na ako na nag-sorry. I'm sorry. Tapos niyakap ko siya. I'm sorry. Yun na. Tapos, roll. Ganun ba yung acting na ginawa mo dyan? Hindi, siyempre, okay na version. Parang, pang-COVID din naman yung pagkakaiyak mo kung ganyan lang. In-exage lang. Pero hindi yun ang mapapansin nyo. Mas maganda. Nagtitremble na yung katawan ko. Tawa, sige, Drake, let's go. Ayun, so. Ang sarap ng feeling na, shit, nagawa din.
May fulfillment, yeah. No? Oo. Oo. Ayun. Iniisip ko nga yung sa akin. Pinakamahirap? Ako? Oh, parang hindi ko naman nahihirapan. Eh kasi ikaw yung, sa totoo lang, parang nakakaawa ka to dun sa pelikulang yun. Parang ikaw lahat ng pahirap, ikaw yung nahulog sa ano. Lahat ng masasakit, paborito ikaw. Paborito ko yun. Malalim ba yan? Ito ay na tinulak eh. Hindi kasi, ba't ka rin? Tsaka nung shooting mismo, tumalon ka dun sa may lawa na. Sabi ko, parang ang dumi ng tubig. Sabi ko, talagang tinalon ni Pepe. Isang oras ako naligo. Parang ang dumi ng tubig, talagang tinalon mo yung isang hindi eksena. Naman mabaho, in fairness. Pero ang dami mong lumot-lumot mo. Oh. Diba? Baka may lumot pa nga ako sa bituka ko. Alam mo, feeling ko, yun yung pinaka, pag ako ah, yun yung pinakamahirap, yung location na yun. Alam mo na dula si Viv? Oh, ilang beses. Not once. Yung buong likod niya. Oo, tsaka may hawak ng camera, yung assistant camera. Doon mo masasabing, ma-injure ka na, wag lang masira yung camera. Oh, sobrang cameraman siya doon. Sobrang dedikasyon niya talaga. Nagka-putik-putik na yung katawan niya, pero yung camera talagang... Diba, na-injure siya? Hindi, sobrang dedikasyon niya doon sa camera. Na parang... Grabe, grabe. Bilib ako doon kay kuya. Pinakamahirap na eksena for me kasi ang challenging nung location, ang init, ang humid. Oo. Sobrang init. Init, ulan. Init, ulan. Ano ang mga paborito mong rom-com na tumatak sa'yo? Bukod sa pelikula mo. Isa lang ang favorite kong rom-com. Ano? My Best Friend's Wedding. Oh, ang ganda naman kasi talaga. Julie Roberts, Cameron Diaz, Dermot Mulroney. Ang galing. Ako Julie Roberts din. Notting Hill naman ako. Notting Hill ka naman. Diba yung mga movies niya nun? Oo. Naalala ko na pag naririnig ko yung When You Say Nothing at All, ni-imagine ko yung future love story ko eh. Hopeless romantic din kasi ako yun. Okay, sa character mo na si Junji, ito last. Pupunta ka rin ba sa point na handa kang i-fix ang isang taong broken? Feeling ko kasi reflection yun, ako para sa akin, ito interpretation ko. Reflection din yun ng brokenness ng character ng lalaki, si Junji. So he's also fixing himself. Diba, makikita mo rin sa pagdaloy ng pelikula, makikita mo rin yung mga insecurities niya eh, as a person. Pushover siya. Oo, wala exactly. Wala siyang sariling paninindigan. Walang bayag nung simula. Oo, nagkaroon siya ng bayag dahil kay Sheena. Oo. Kasi tumubo yung bayag niya, finally. Kasi nung una sabi ko, napaka-ano naman itong lalaking to, napaka-weak. Control na control siya ng babae. Tapos makikita mo, necessary pala yung girl para magkaroon siya ng balls as a guy. Bilang si Tony Gonzaga, anong mapapayo mo dun sa character mo bilang Sheena? Kung kunwari kaibigan mo siya, kumare mo. Kung papayuhan ko ang isa. Kunwari si Alex siya. Oo, ako si Alex lagi kong pinapayuhan. Ano? Kasi naniniwala talaga ako dun eh. Hurt people, hurt people. Hurt people, hurt people? A person who's hurting will also hurt another person. Okay, okay. Diba? Hurt people. Hurt people. Akala ko in-emphasize mo, hurt people, hurt people. Sorry, sorry. Okay. Hindi, ang isang taong wasak. Okay. Mangwawasak din ng ibang tao. Yes, projection eh. No? Ipo-project mo lahat ng pain mo sa ibang tao. Mm-hmm. Ang iaano ko sa kanya is, go to the root cause. Kasi dinideny ng character niya kung bakit siya broken eh. Diba? Mm-hmm. Dinadaan niya sa inom, dinadaan niya sa pagiging astig, dinadaan niya sa outer. Where, in fact, it's her inner world that's broken. It's the heart that's broken. And she's trying to be tough in the exterior. And by being tough on the exterior, she's hurting this person. Sinasaktan niya yung guy. Na wala namang ibang intention kundi maging mabuti sa kanya, alagaan siya. Then towards the end, eventually, minahal siya. Diba? So, kung ma-advise ko sa kanya is, buuin mo muna yung sarili mo. Buuin mo muna yung sarili mo, i-heal mo muna yung sarili mo, harapin mo muna yung sakit. Go through the pain on your own. Yun, go through the pain, ramdamin mo, yung upuan mo lang yung sakit. Huwag kang, kasi feeling ko yung character niya, deny siya ng deny na in pain siya, di ba? Kaya kung ano nung ginagawa niya, kung anong pagwawalwalang ginagawa niya sa buhay niya.
So yun, ramdamin mo yung pain, upuan mo, namnamin mo, daanan mo. Tapos buuin mo yung sarili mo. Walang ibang taong makakapagbuo sa'yo kundi sarili mo. Kasi amen. In the end, nagbago si Sheena on her own. Mm. Hindi yung guy yung nagbabago sa kanya. Actually, si Junji din. Si Junji din, nagbago siya on his own. Oh. Tapos nung nag-meet na sila, pareho na silang buo. I believe na ako'y para sa'yo. Kahit na tayo ay pinaklayo. Ilang segundong titig lang yun, pero naramdaman ko may ibig sabihin na mga tingin niya sa akin. My Sassy Girl, now showing only in cinemas.